design na yun was for the mountain tops of Batangas, di ba? Mm-hmm. So when we transfer to Manta Maria Amuyong, kailangan dubuhin sana yung struktura dahil soft volcanic soil yung nasa Cavite. Yes. Hindi kakayain ng design natin sa, yung original design natin sa Batangas. Eh kami naman, ang hinihingi lang namin doon sa donor, eh medyo pwede pong baguhin ng konti, ayaw naman nila. So anyway, hopefully we will get into a joint statement with them what they want to do with it and what we will want to do with it. In the meantime po, wala akong katotohanan yung mga parapang na kay Father, kayo mismo ang nag, yung mga kapanalig, kayo mismo ang nagpatotoo kung paano siya mabuting pare. At sabi nga niya, siguro ay lahat itong mga paghihirap nito na yung paresma kasama lang paghihirap ng Panginoon, siguro trials din ito para mas maging mas mabuti siyang tao at mas mabuting pare. At pinagdadasal naman niya lahat ng mga sinuwaling na lumabas. Alam niyo po, para sa amin sa board ng Santa Maria Foundation, masakit lang dahil yung mga paratang na yun, wala naman talaga basis eh. Chismis dito, chismis doon, parang ganyan, diba? Ganun lang yung money eh. Kaya I'm very happy na binigyan niyo ako ng pagkakataon na kausapin kayo ngayon, kayong mga kapanali. Pakita natin kay Father yung suporta natin sa kanya. March 16, meron siyang misa doon. Punta natin. At let us continue praying for him. Diba? Kailangan natin yung mga pare na nagiging conduit ng Panginoon. At sinasabi nga niya, hindi naman siya ang healer eh. Ang healer talaga siya to. Ako po, naging beneficiary din ako ng mga prayers ni Father. So, ala kami lahat sa board, we stand by him. Kaya nga happy na, I'm getting, nagkukuha na ako ng, parang nagka-text na, bakit naman daw ginagamit ko si Father, a very good priest. Nang talagang ganyan, no, pag isnil with the Lord, medyo persecuted ka, no? Sa buhay ni Father, sa maiksing buhay ni Father, marami siyang persecution, pero somehow, he's to the Spirit is there, the Holy Spirit is working through him, and yung healing ministry na continues. We want to make it known, mabuhay yung mag-alala, yung healing ministry. Miss Didi? Miss Didi? Naputol si Miss Didi. Tatawagan natin siya. Ano? Itatanong natin kay Miss Didi. Kasi alam mo, napakatagal na siya naging kaibigan ni Father Suarez. Ano? 9 years, di ba? Pero at paminsan-minsan, pag ako in, ano, nakikita ko rin siya doon. Ano? And I'm really very happy na nandoon siya and she is supporting Father doon sa mga ginagawa ni Father ngayon. At siguro isa sa mga nagpapalakas din kay Father sa mga pagbati ko sa ito. Actually, hindi naman nawawala itong mga detractors sa ito. Eh. Yes. I think Father, si Father ay talaga nabubuhay siya na nandyan na yung mga detractors. At lagi namang nandyan, merong naiinggit. At alam mo, yung unang basa ko pa lang dito sa issue na ito, nasa second yata ako. Para bang, sabi ko, wow, mahal na araw, lumabas si Judas. Di ba? Para bang, tapos, para bang nandyan yung tao na nag-Judas, di ba? Para bang sabi ko, wow, ito na yata ang Passion of Christ. Tapos, kailan kaya ako lalabas si Pilato? Kailan naman nandyan na yung may mga nagko-comment kahit na hindi nila kilala si Father. Ano? Para talagang, feel na feel ko ang mahal na araw dito sa mga nangyari na ito. Miss Didi, welcome back po. Sorry, sabi mo, I'm in transit. Ay, okay lang po. So, Miss Didi, ipaliwanag lang natin. Kasi ako, itong Monte Maria, ito kasi yung binabato nila, no? Itong Monte Maria na sinasabi nila na, eh kasi, wala naman ako, ang nabasa ko na isa na sinasabi, eh wala ro silang nakikitang pondo na maaaring ipagpagawa ng Monte Maria. Yes, ang alam ko dyan, handito ang pondo. Nandiyan ang mga donors and they shouldn't be... Only, alam mo, ang nakikita lang nila na may pumapasok mga donation, hindi nila nakikita that we have maintained Monte Maria. Security, yes, correct. No, diba, nagpatay yung kahit yung roads doon, yung horizontal development.
Yes. Kasi pagdating sa amin na ng lupa na yun, pagbigay sa atin, eh ano yun, grazing land ng yes. Mga... Wala kang makikita doon. Ano ba, ng mga cows, diba? Mm-hmm. Wala. So we spent 100 million, 100 million na po tayo na gawin ng roads. Nakita naman yun pagdating ng bus nyo doon, nakakapasok, correct. Diba? Mm-hmm. At saka rin, yung ba namang chapel na yun that can sit at 6 to 10,000 people, makeshift ba yan? Yes, totoo yan. It's a major structure there, di ba? Mm-hmm. And ang mga volunteers natin doon, of course they volunteer, but we still have to pay them. Correct. The security, mm-hmm. the facilities, ganyan. Ang nakikita lang nila kasi, tulay isa nila na nakikita yung maintenance natin. Mm-hmm. Ang sakit ko na sinasabi sa atin na, wala naman ako nakikita. Yes. Eh kasi wala silang wala silang nakikita dahil hindi naman sila nagpunta. Yun na, I hate to say it, no, mga kabaro ko yan. Pero, medyo ganun mga. At saka yung mga kinukot naman nila ng mga sources, no? Kasi na yung mga ibang kaparian. Matagal ng issue yun eh. Nagagalit sila na walang permiso na pag-misa ni Father. Alam mo naman, hindi nag-minisa yung tari natin. Ito, di ba? Correct. Mm-hmm. At sabihin nila, naghahanap daw ng may sakit si Fas para mag-bless, para makahingin ng pera. Isos mag-iosip na lang. Eh, hindi ho kailangan maghanap ni Father. Si Father ang hinahanap. Tsaka hindi po totoo, nagbigayan sa media ng property. Mm-hmm. Hindi po totoo na nagbigay sila ng 1 billion pesos. Kasi nakalagay sa column ni Mr. Tulsa na nagbigay ang San Miguel ng 1 billion pesos. Wow. Hindi po totoo yun. Yung property di-donate nila. Mm-hmm. And we are thankful for that. Of course. At talaga naman. Dahil I remember before, hindi lang 33 hectares ang binibigay ng San Miguel, ano? Pero, malaki, diba? Malaki. Pero, si Father Suarez ang tumanggi dyan. Ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, hindi ho, 33 lang ho ako. Kasi yun lang po ang kailangan. Malaki, malaki talaga ang binigay sa kanya. And he was humble enough to say, yes. Tama na po ito, diba? Sabi ko, hindi ko alam kung sino nagpapa-under. Pero alam mo naman, marami namang ano. Mm-hmm. Kaya I'm very happy na, alam mo kanina, Remy, namin nga nag-text na yung mga parish priest na nakakaalam, hindi sa rin parish priest, no? Mm-hmm. Sabi daw ganun sa mga parishioners nila, kawawa naman si Fernando pagdasal ninyo. Totoo yan. Actually, I have a friend priest. Ang sabi niya nga, noon pa ha, hindi pa itong serye na ito. Pero sa bagay, alam naman natin na ito naman mga detractors na ito, eh nandiyan naman at hindi naman talaga naglulubay. Eh, ang sabi niya, magiging santo kaya ito, ba't ganitong ginagawa sa kanya? Kasi talagang hindi... Hindi ka na naman yan. Hindi ko naman sinabing magiging santo siya. Pero... Yung kapari natin, di ba? Yes. Yung mga t-shirts niya, kung ano yung bigay sa kanya, bibigyan niya sa mga pari. Totoo yan. Totoo yan. Yung pagtetennis niya, sinasasama nila. Eh, pero ito naman, kasi yung mga Wimbledon, ang sinasabi nila, ano ba naman yung tennis na kahit saan mo isadlak eh nagtetennis? Kasi yun lang na, hindi naman Wimbledon siguro yung nagpunta sa kakita ng tennis court eh nag-tennis. Parang hindi yata Wimbledon yun. Medyo, alam nyo rin, nandito na siya doon sa French Open. Mm-hmm. Kasi yung presidente ng federasyon doon, na-convert. Mm-hmm. Alam nyo kung saan din yung nagaling yung tingin na yun? Mm-hmm. Sa Monte Maria Amunyong, ang ganda, di ba? Correct. Pinagmalaki ba niya yun? Hindi. Pero siya, inindita siya doon. Hindi na sinasabi ko, walang ginastos na pondo si Father. Kung yung fact na lang yung namatay niya yung mundo na yun, ano? Pero yung alam yung mga kasamahan niya doon sa French Open, na mahal siya nun. Ako, alam mo Didi, isa lang naman ang aking gusto sana itanong doon sa ibang mga pangalan na aking nabasa doon. Ang dapat lang siguro itanong eh, dapat niyang sinagot eh, kasi ang sinasabi niya nagbago si Father. I don't think nagbago si Father ang dahilan kaya sila naghiwalay. Alam mo, Remy, kasamahan din natin si Spusini. I know yung Greg Monteclaro. Yes. I want to say something. Si Greg Monteclaro, din natin is set match. And then, hindi naman na dinugtong na nagpag-change. Pinagdugtong lang nila. Mm-hmm. Kaya, medyo,
Greg, sumama ang loob ko talaga kay Greg. Sabi ni Greg, I never said that. Thank you very much for hearing that. Kasi talagang sumama ang aking loob dahil kilala ko si Greg. Correct. And I met him. Ano? Pagbasa po niyo ng mga periodiko, makinig kayo ng TV o ano, tignan niyo muna kung ano ang katotohanan at hindi, di ba? Yes. Kung minsan talaga medyo, ano, kaya po, kaya anyway, kabaro ko rin sa media yan. Para ako naman sabi ko, I took it upon myself na sabi ko, Father, ako na magsasalita para sa inyo dahil you should be above this. Mm-hmm. Siya ay pare, ayaan natin siya maging mabuting pare, di ba? Yes. At alam mo, kapag ako nga ang nasasaktan, ano, pag nakita mo si Father na, alam, parang nararamdaman ko, Didi, eh, kapag merong bago. I really can feel that. Alam mo, Remy, no, even he told us that na I forgive my detractors, Jesus knows me, kayaan. Pero alam ko, he was hurting. Pero afterwards, after nung masabi niya, I feel better na we're all here and we're all supporting, di ba? Yes. Kaya kayo po ang kapanalig na nagitinig. Maraming salamat po. Kung gusto niya, paalam niya sa kanya sa pagpunta sa Monte Maria kung kano kayo na, kung kano kayo ano, kamahalang ministry, ang ministry niya. Then sabi ko nga, yung ministry na ito, para sa may hirap, yung mga hindi makapunta sa Amerika, makapagaling, di ba? Mm-hmm. Hindi maka-afford ng doktor talaga. Marami doon talaga makita mo naman. Talaga nag-bus, nag-tricycle. It's a ministry for the poor. Yes. Di ba? Mm-hmm. Ayan. So, Miss Didi. Okay. I know how you feel at maraming salamat sa pagsasalita mo. At and thank you for being there for Father Suarez. Thank you for being there. I always listen to your program. Thank you very much. When I'm coming down from Tagaytay, mm-hmm. right now. And I'm very happy for this Fernandez family from Cebu. Yes. Mabuhay kayo. I'm so happy for you. Ayan. God bless you po. Ayan. Maraming salamat po, Miss Didi Sitangko.